Sabi ni Omar, huwag ninyong tataasan ang duri ng mga babae na mas mataas sa duri ng propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil ang sino man na magbibigay ng duri, ha? Na sobra, yung mga lalaki na yan na nagbigay ng sobrang duri sa mga kababaihan na kanilang pinakasalan, ay kukunin ko yan at ilalagay ko sa Baitul Mal. Dahil wala kayong karapatan na taasan ng duri. So yan ang fatwa ni Omar. Fatwa. Sahaba, na napakalaking sahaba na si Omar. Isang babae ang lumapit kay Omar pagkatapos ng khutbah. Sabi niya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala qaidil gurril muhajjarin, sayyidina wa habibina Muhammad, wa para sa aking sarili at sa ating lahat tungkol sa kagandahan ng pag-amin sa anumang kamalian na nagawa natin. Alam natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam na walang tao dito sa mundo na perpekto. Lahat tayo nagkakamali, kahit sino pa yan. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam nagkamali ang propeta sallallahu alaihi wasallam. At ang katangian ng propeta pag nagkamali, binabawi niya. At isa sa katibayan na lahat tayo ay nagkakamali, ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata' wa khayru khata'ina at-tawwabun. Lahat ng angkan ni Adan ay nagkakamali. Ang pinakamainam na pagkakamali, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yung nagbabalik loob. Sabi pa ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadis na naisalaysay ni Abu Huraira radhiyallahu anhu, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadih, ako ay nanunumpa, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sa nagmamay-ari ng aking buhay, ang Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, law lam tudnibu ladhahaballahu bikum, kung hindi lang tayo nagkakasala at nagkakamali, papalitan tayo ng Allah. Kung tayo ay perfecto mga kapatid, hindi tyayo kailangan ng Allah. Laja'a biqaumin yudnibun, papalitan tayo ng Allah ng mga taong nagkakamali. Ano yung katangian nila pag sila ay nagkamali? Pag sila ay nagkasala? Fastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Pag sila ay nagkamali, humihiling sila ng kapatawaran sa Allah. At patatawarin sila ng Allah. Ito ang katangian natin bilang tao. Kasi kung wala ito sa atin na katangian, papalitan tayo ng Allah at hindi tayo kailangan. So normal sa atin na magkamali. Isa sa mga kwento ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kahit hindi na sinadya, ay pinagbigyan niya ang isang sahaba. Habang ito ay nasa labanan sa Badr, inaayos niya ang linya ng mga sahaba para sa gerang mangyayari. At isa doon si Suwad. Isa sa mga sahaba si Suwad. Ang ginagawa ni Suwad, pag nakalinya, aabante siya ng konti. Ha, yan ang katangian na ginagawa ni Suwad. Tapos, pagkatapos nun, aatras na naman, susubra naman yung linya niya sa linya. Papaabantiin na naman siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam hanggat sa ang ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, mayroon siyang pamalo. At napalo niya sa tiyan si Suwad. Napalo ng propeta sallallahu alaihi wasallam si Suwad dahil sa pag-ayos niya, pag-arrange niya ng mga sundalo. So dito, ang sabi ni Suwad, ito ay nasa hadis ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, istawi ya Suwad. Sabi niya, ayusin mo ang linya mo ya Suwad. Pero ang si Suwad ay sabi niya sa propeta sallallahu alaihi wasallam, kasi napalo siya sa tiyan, napalo. Sabi niya, fayaqul, laqad awja'tani ya Rasulullah, aqid minin nafsik. Sabi niya, ya Rasulullah, nasaktan mo ako. Kaya sabi ni Rasulullah, sana bigyan mo ako ng qisas. Kailangan makabayad ka rin, kumbaga mabayaran mo rin ang ginawa mo sa akin. So hinihiling ni Suwad na papaluin din niya ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa tiyan. Biruin niyo, hindi ito sinadya ng propeta sallallahu alaihi wasallam na pagkakamali. So binuksan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang tiyan upang paluin din ni Suwad. Pero anong ginawa ni Suwad? Hindi niya pinalo. Subhanallah. Ganito ang pagmamahal ng mga sahaba. At ito ang katangian ng propeta sallallahu alaihi wasallam kahit na hindi niya sinasadya. At alam niya na hindi niya sinasadya 'yon.
pero binigyan niya ng karapatan yung tao na humingi ng kanyang karapatan. Hinalikan ni Suwad ang kanyang tiyan. Pagbukas ng propeta sa kanyang yung sa tiyan niya para paluin ni Suwad, niyakap ni Suwad at hinalikan niya sa tiyan ang propeta sallallahu alaihi wasallam. At sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, bakit mo yang ginawa, ya Suwad? Sabi niya, Rasulullah, ginawa ko ito. Sabi niya, yaqulu wallahi ya Rasulullah, ma qasadtu illa an yakuna akhir shay'in minni huwa iltisaqu jasadi bi jasadik. Hindi ko ito ginawa ya Rasulullah, kundi ang layunin ko, sabi niya, ay kumbaga parang mayakap ko man lang kayo sa huling pagkakataon. Dahil sabi niya, baka ito na rin ang pagkakataon na ako ay masyahid, mamatay sa labanan ito. At alam ko na nayakap ko kayo at nahalikan ko ang inyong tiyan. Ganun ang kanilang pagmamahal sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Tingnan niyo ang pagkakamali ni isa pa. Nagkamali si Umar. Sino tayo kay Umar bin Khattab? Sino tayo kay Umar bin Khattab? Si Umar bin Khattab, siya ay nag-khutbah. Ha? Nag-khutbah si Umar. Anong khutbah ni Umar? Sabi niya, ala taghalu fi sadaqin nisa. Ha? Tingnan niyo ha. Itong fatwa niya, fatwa. Nagbigay ng fatwa si Umar. Sabi niya, huwag ninyong tataasan ang dori ng mga babae o ang kanilang mga mahar. Huwag ninyong tataasan. فَإِنَّهُ لَا يَبْلُغْنِي أَنْ أَحَدٍ سَاقَ أَكْثَرَ مِنْ شَيْءٍ سَاقَهُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَوْ سِيقَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتُ فَضْلَ ذَلِكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ. Sabi ni Umar, huwag ninyong tataasan ang duri ng mga babae na mas mataas sa duri ng propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil ang sino man na magbibigay ng duri, ha, na sobra, yung mga lalaki na yan na nagbigay ng sobrang duri sa mga kababaihan na kanilang pinakasalan, ay kukunin ko yan at ilalagay ko sa Baitul Mal. Dahil wala kayong karapatan na taasan ng duri. So yan ang fatwa ni Umar. Fatwa. Sahaba, na napakalaking sahaba na si Umar. Isang babae ang lumapit kay Umar pagkatapos ng khutbah. Sabi niya, ya Umar, sabi niya, pinagbawalan mo, sabi niya, ang mga kababaihan na tumanggap ng dori at nilimitahan mo sila. Sabi niya, na huwag mo silang patanggapin ng isang mataas na dori. So kinurik ngayon, kinurik siya ng babae si Umar. Subhanallah. Si Umar kinurik, nag-correction ng babae. So sabi niya, bakit mo sinasabi yan? Sabi niya, hindi ako ang nagsasabi na ako, ikaw ay mali at ako ay tama. So anong sabi ng babae? Ito ay nasa Quran. Ha? Ang katibayan ko, sabi ng babae, ay nasa Quran. So binasa ng babae. At sabi niya, Umar, anong katibayan? Binasa ng babae ang katibayan, sabi niya, wa ataytum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu shay'an. Kapag nabigyan ninyo ang inyong mga asawa ng kahit gaano kalaking duri, huwag niyong babawiin kahit konti dito. Kahit gaano kalaki ang duri. So nalaman ni Umar bin Khattab na siya ay nagkamali sa kanyang fatwa, sa kanyang ibinigay na batas. Faqala Umar radiyallahu anhu, kullu ahadin afqahu min Umar marrataini aw thalath. Ang bawat isa ay mas maalam, sabi niya, sa batas kaysa kay Umar. Pagkatapos dito ay umakyat si Umar at binawi niya ang kanyang sinabi. Ha? Hindi siya nahiya. Presidente siya ng mga Muslim, Khalifatul Muslimin dakal wakt. Lakin nahu taraja'a an fatwa. Binawi niya ang kanyang fatwa. Hindi siya nahiya sa mga tao. Sabi niya, faqala linnas, sabi niya sa mga tao, binawi niya ang sinabi niya, inni kuntu nahaitukum man taghalu fi sadaqin nisa. Pinagbawalan ko kayo, sabi niya, nataasan ninyo ang duri ng mga babae. Ala falyaf'al rajulul fi malihi ma bada lahu. Okay lang sa inyo mga lalaki, kahit magkano ang hingin sa inyo ng mga babae, ibigay ninyo sa kanila. Binawi niya ang kanyang fatwa. Subhanallah. Sino tayo kay Umar? Normal yun. Isa ito sa karangalan ng isang mananampalataya ang bawiin niya ang kanyang kamalian. Hindi ito kahihiyan. Walang problema, bumawi tayo ng isang mali. Ang mali na hindi mo babawiin, hindi ito katangian ng isang mananampalataya. Okay.
Magbigay pa tayo ng isang halimbawa, si Ibn Abbas radiyallahu anhu. Sino tayo kay Ibn Abbas? Si Ibn Abbas, isa siya sa maalam sa tafsir ng Quran. Ang kanyang fatwa, ang kanyang rulings, ang riba, ang 5-6, ang pagpapatubo ay haram lamang kapag bukas mo babayaran ng may tubo. Pero pag ang tubo, piso, magpapalit tayo ng dos, 100, papalit, bibigyan kita ng 100, bibigyan mo ako ng 120, ito kay Ibn Abbas, walang problema yan. Pero binawi ito ni Ibn Abbas, subhanallah. Si Ibn Abbas, ang pananaw na yan ay kanyang binawi at sabi niya, basahin natin ang naisalaysay tungkol sa bagay na ito. Anabi Sa'id, kala, kultu li Ibn Abbas. Si Ibn Abi Sa'id, narinig niya sa Propeta sallallahu alaihi wasallam na lahat ng 5-6, pagpapatubo, maging cash man yan, o pautang ay parihong riba. Kultu li Ibn Abbas, sabi ni Abi Sa'id, ara'ayta alladhi taqulu ad-dinarayni bid-dinar wad-dirhamayni bid-dirham. Anong pananong mo, sabi niya, sa isang nagbigay ng dalawang dirham kapalit ng isang dirham, o dalawang dirham kapalit, o isang dalawang dinar kapalit ng isang dinar, o dalawang dirham kapalit ng isang dirham? Ashhadu anni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinaru bid-dinar wad-dirhamu bid-dirham la fadla bainahuma. Narinig ko ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Abi Sa'id, na kapag dinar sa dinar o dirham sa dirham, hindi pwedeng may tubo. Sabi ni Ibn Abbas, kasi ang pananaw ni Ibn Abbas, pag cash, kahit tubuhan mo yan, walang problema. Yun ang kanyang fatwa. Yan ang kanyang batas na sinabi. Faqala Ibn Abbas, anta sami'ta hada min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Narinig mo ba yan sa propeta sallallahu alaihi wasallam yung fatwa na yan? Faqultu na'am. Sabi ni Sa'id, oo, narinig ko sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Faqala fa inni lam asma' hada. Katotohanan na hindi ko narinig yan sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos dito, binawi ni Ibn Abbas ang kanyang fatwa na pinahintulutan niya ang magkaroon ng riba, pagpapatubo, pag-cash. Oh, si Ibn Abbas binawi. So, saan tayo kay Ibn Abbas? Ang mga madahib, si Abu Hanifa, si Imam Malik, si Imam Shafi'i, si Imam Ahmad bin Hanbal, lahat ito sila, binabawi nila ang kanilang mga fatwa. Marami silang fatwa na binawi nila. Subhanallah, binabawi nila, hindi sila nahihiya na sila ay nakapag-fatwa ng mali, tapos binabawi nila. Kaya mayroon silang mga riwayat. Fi riwayatin ukhra, si Shafi, may kulun kadim, o kulun jadid, may dati siyang sinabi, tapos binawi niya. Normal yun sa mga sinaunang mga ulama natin. Tingnan nyo. Si Imam Abu Hanifa, sabi niya sa kanyang estudyante na si Abu Yusuf. Ha? Sabi niya sa estudyante na si Abu Yusuf, sabi niya, La taktub'anni kullama akul. Abu Yusuf, sabi niya, siyempre isang malaking eskwela si Abu Hanifa, lahat ng sasabihin ko, sabi niya, Abu Yusuf, huwag mong isulat. Hindi lahat ng sinasabi ko, sinusulat mo, tinitiknot mo. Fa inna naqulu al-qawla al-yawma wa narji'u anhu ghadan. Dahil maaari, sabi niya, na magpapalabas ako ng isang fatwa, isang salita ngayon, pero maaaring bukas babawiin ko yan. So ganun ang katangian ng mga sahaba, ng mga ulama. Nagsulat si Umar kay Abu Musa al-Ash'ari dahil sa kanyang pagkakamali sa pagbibigay ng ruling. Sabi niya, sa huling salita niya, wa muraji'atul haqqi khairun min at-tamadi fil batil. Ang bawiin mo, sabi niya, o ang manatili ka, sabi niya, at bumalik ka sa katotohanan ay mas mainam kaysa manatili ka sa isang pagkakamali at hindi mo babawiin. So yan ang katangian ng ating mga ulama, mga sahaba. Actually, marami pang dalil sa mga propeta, katulad ni Musa alayhis salam, nagkamali siya, humingi siya ng kapatawaran. Maraming kwento sa mga bagay na ito. Normal na tayo nagkamali, pero hindi normal na tayo ay hindi bumawi at hindi umamin sa ating pagkakamali. Walang kahihiyan doon. Ito ay isang karangalan at isang katangian ng mananampalataya. Ang mga ulama, ginawa nila to. Ang mga sahaba, ginawa nila. So, walang mali pag tayo ay umamin na tayo ay nagkamali. Lalong-lalo na sa batas ng Islam, lalong-lalo na sa akida. Subhanallah. Hanggang dito na lamang, naway nakapulot tayo ng aral mula sa bagay na ito at maging aral sa atin na anumang pagkakamali natin na alam natin na ikakahiya natin sa mga tao, huwag natin isipin yun. Hayaan mo, pag hindi ka mapatawad ng tao sa isang mali na yan na nasabi mo, walang problema. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang tunay na mapagpatawad at yun ang
hinahagad natin ang kanyang kapatawaran at hindi ang kapatawaran ng mga tao. So, tungkol naman sa mga batas kung sa ano ba yung mga bagay na karapatan ng tao na sila dapat na magpapatawad yan, ibang usapan yun, yung mga kisos, yung mga tinatawag na yung ninakaw, so ibang usapan yun na kung saan hindi tanggap ang humiling ka ng kapatawaran sa Allah na hindi mo ibalik ang ninakaw mo. So, ibang usapan po yun. Ang usapan natin dito, isang pagkakamali na pagbibigay ng batas sa Islam o isang bagay tungkol sa akida at tayo ay nagkamali, tapos babawiin natin yun, yung pagkakamali natin. Isa itong napakagandang katangian ng isang mananampalataya, isa itong karangalan. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.